pinapaputok na naman ng mga DDS na anti-Marcos ang issue about ito pong mga Afghan nationals na humihingi po pansamantala ng kakanlong sa kanila habang pinoproseso po ang kanilang visa sa Estados Unidos. Ang particular po na humingi ng tulong ay ang Estados Unidos. Ito po ay hindi tatagal ng mahigit sa 40 araw habang pinoproseso po ang kanilang visa. Kasi ito pong mga Afghan nationals na ito, ang kwento po nito, nagtrabaho po ito sa Estados Unidos sa kanilang base militar sa Afghanistan. But unfortunately, last 2022, napilitan na pong lisanin ito ng Estados Unidos sapagkat ang mismong gobyerno kasi ng Afghanistan hindi na po nakipaglaban sa Taliban. Kaya umalis na po doon ang mga Amerikano. At ang consequences, syempre, lahat po ng mga lumaban sa Taliban ay pinapatay po ng grupo o itong bagong gobyerno diyan po sa Afghanistan. Kaya humihingi po sila ngayon ng asylum sa Estados Unidos. At para po matupad ang kanilang kahilingan, kailangan pong magkaroon po sila ng residence visa doon po sa Estados Unidos. At ito po ay kinakailangang iproseso muna. Ngayon, sa proseso na yan, ang Estados Unidos humingi ng tulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating Department of Foreign Affairs na pansamantalang kanlungin itong mga Afghan nationals. Ang pinaghihimutok ngayon ng buchi nitong mga DDS na anti-Marcos, kasama na dyan si Senator Amy Marcos at iba pang mga tumutuligsa sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, baka daw po maging haven daw po ito ng terrorist ang ating bansa. Dahil sinasabi nila, baka yung mga papasok daw po ng mga Afghan nationals, mga terorista. Ngayon, tama po ba sila? Mali po sila. Yan po ay another fear-mongering na ginagawa ng mga tao na ito na ayaw naman talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa po nila, pilit po nilang ipinapamulat sa harapan ng publiko na mali ang desisyon ng Pangulo sa mga bagay-bagay. Pero tandaan po natin, wala pa pong partikular na desisyon ng Pangulo sa issue na ito. Hindi pa po nagde-decide si Pangulong Bongbong Marcos kung kanyang aaprubahan ang pagpasok ng mga Afghan nationals dito po sa ating bansa. Pero dahil nga po itong mga tao na ito, napaka-ipokrito, nakikita nila palagi si Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi nila nakikita ang kasaysayan. Alam nyo ba kung bakit binabanggit ko ang nakaraan? Kasi una, ang Pangulo, hindi muna dapat nila kinikritisize sa punto na ito sapagkat wala pa pong desisyon dito ang Pilipinas. Ayon po sa huling balita na nakalap po natin, sabi po ng Presidential Communications Office, iginiit ng Presidential Communications Office na pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang hiling ng Amerika sa Pilipinas na patuloyin sa bansa ang ilang Afghan nationals. Wala pa po. Wala pa pong desisyon ang Marcos administrations, pero pilit na pinalalabas nitong mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos na parang meron na. Dapat kung meron man kayong tinutuligsa, in particular, ang dating administrasyon. Kasi bakit? Recorded po, yan o. Alam nyo ba, noong panahon ni Duterte, sabi ng administrasyong Duterte, welcome ang Afghan refugees sa Pilipinas. Yan o, August 17, 2021. The Philippines' doors are open to Afghan refugees following the fall of Kabul, Malacanang said on Tuesday. I'm sorry, I stand corrected. 22 yung nabanggit ko kanina. 21 pala, isinuko na ng Afghanistan government sa Taliban yung kanilang kapangyarihan at umalis na po doon ang Estados Unidos. Inuulit ko po, 2021 po yon. Ngayon, sinasabi po dito ng Duterte administration, na wini-welcome nila ang mga Afghan nationals sa ating bansa bilang refugee. Tapos ngayon, wala pa mang Afghan nationals na napupunta dito sa Pilipinas dahil hindi pa nga pumapayag ang bansa po natin. Katakot-takot na kritisismo kagad ang ginagawa ninyo sa ating mahal na Pangulo. O, ano pa ang balita? Noong September 10, 2021, makalipas ang isang buwan, o wala pang isang buwan, August 17 nung una
after almost a month. Afghan refugees now in Philippines. Oh. Maikakailan nyo ba ngayon ito? Nasa balita? Sino ngayon ang pumayag una na ang mga Afghan nationals dapat nandito sa bansa? Di ba ang Duterte administrations? Bakit hindi nyo tinuligsa noon? Samantalang ngayon, magdidesisyon pa lang ang Pangulo, katakot-takot na pambabatikos na kagad ang ginagawa ninyo. Katakot-takot na pirmonggering na kagad ang ginagawa ninyo sa harapan ng publiko. Ang nakikita ko lang dahilan dito, hindi naman talaga issue ng Afghan nationals, kung hindi ang issue ninyo na pagiging ampalaya sa kasalukuyang gobyerno. Buti pa nga yung isang profesor nag-iisip ng tama. Ano? Ito si Professor Antonio Contreras. Kapatid dito ng loyalista ni si Sir Benji Contreras. Ito, hindi ito loyalista, pero supporter ito sa tama at dapat. Nag-iisip ito. Ginagamit niya ang kanyang isip, higit sa lahat ang kanyang puso. O ano ang sinabi niya rito noong isang araw? Ayon kay Professor Antonio P. Contreras, what is this brouhaha about problematizing the entry of Afghan refugees to the country? Ang ingay nyo kasi, si Senator Amy, ang ingay-ingay. Etong si Tambaloslos, nakikisakay na pala. Noon pa pala, hindi lang natin alam. Abril pa lamang, may pagtutol na ito dito sa pagpasok ng Afghan nationals. Pero, hindi natin nalalaman. Salamat na lamang dito kay Amy Marcos dahil magkakulay sila. Nalaman natin kasi isiniwalat ni Amy Marcos na ito palang si Sara Duterte ay nagpadala na ng sulat noong Abril para tutulan ang pagpasok ng Afghan nationals. Secretary of Education, Vice President, wait until you become, pag presidente ka na, saka dapat masunod ang kagustuhan mo. Sabi dito ni Professor Antonio P. Contreras, I can understand that we need to secure ourselves from entry of potential terrorists. Lahat naman tayo concerned po yan. Hindi naman natin inaalis po yung pag-iisip na yan. Pero hindi naman tanga ang ating gobyerno na basta-basta na lamang papapasukin ang mga yan nang hindi man lang iniimbestiga ng kanilang mga pagkatao. Kasi may punto rito si Antonio Contreras, sabi niya, but to label and brand any Afghan as a terrorist is plain and simple profiling and labeling. It is a racist. Tama. Napaka-racist ng datingan kapag sabihin lang nila na Afghan national, eh terrorista na parang pinalalabas nitong mga particular BDS na anti-Marcos. Marami sa mga refugees na to ang tumakas sa kanilang bansa para maging ligtas at magkaroon po ng magandang pamumuhay. Many of these refugees are fleeing in their country to seek safer and better grounds. While it is reasonable to bet them for possible terrorist connection, we do this quietly. Eh kayo ang iingay ninyo. Tapos nagkaroon pa ng Senate hearing kahapon, itong si Senator Amy Marcos, through our regular bureaucratic and security protocols. And do not openly advertise it as a public spectacle. Sana madinig ka ni Senator Amy Marcos, Professor Antonio P. Contreras, through political posturing and worse, Senate hearing. Yan ang ginawa nitong si Senator Amy Marcos kahapon eh. Nagpatawag na naman ng committee and committee hearing kung ano-ano na naman ang mga fear-mongering na ginawa doon sa hearing nang hindi man lang kinukonsidera kung ano ba talaga meron informations ang gobyerno natin doon po sa mga papasok na Afghan nationals. Sabi pa rito ni Professor Contreras, we bristle at every time a Filipino is branded and profiled in other countries. We are hurt every time they are attacked simply because they are Asians. Pero ano ginagawa natin ngayon? Kayong mga DDS na anti-Marcos, ano ginagawa nyo ngayon? May pasabi-sabi kayo, wag silang mga racist, pero kayo ngayon, ano ginagawa ninyo? Plain and simple, sabi nga dito ni Professor Antonio Contreras, this is racist. Ang liwa-liwanag doon. Ano? Hayaan ninyo ang ating gobyerno. Ipagkatiwala nyo sa ating gobyerno, hindi yung daldal kayo ng daldal dyan, particular, wala pang ang desisyon na ginagawa ang gobyerno natin,
Tapos tinatakot ninyo ang taong bayan na itong mga Afghan nationals, mga terorista. Naku, nang teteng talaga kayo. Punta tayo ngayon dito sa balita. Ito yung sinasabi po natin na si Tambaloslos, as early as April pala, tutol na dito sa maaaring maging aksyon ng ating gobyerno. Oh, Sara Duterte opposes plan for Philippines to host Afghan refugees. Vice President Sara Duterte has opposed a US request to bring in 50,000 Afghans fleeing their Taliban-led country to the Philippines prior to their relocation to the United States, citing possible security threats and violations of the country's sovereignty. Tingnan niyo, pare-parehas ang naratibo ng mga to. Pati ito si Tambaloslos. Security threat daw ang mga Afghan nationals. May pasabi-sabi ka na dapat maging matulungin ang Pilipino. Pero ngayon, nagsisik ng refuge itong mga Afghans national na ito. Pansamantala sa ating bansa, ayaw niyong tulungan. Sasabihin niyo, violation sa sovereignty? Para saan? Ang pagtulong ba sa kapwa? Paglabag na sa ating soberentiya, sa ating soberanya? Anong uri ka ng vice presidente kung ganyan ang paniniwala mo? Tama si Dante Maravillas eh. Alam nyo, sinabi ni Dante Maravillas, itong si Tambaloslos, napakalayo ng leadership style nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, talagang hindi ko to iboboto sa 2028 eh. Kahit i-endorse ito yung Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko to iboboto eh. Kasi hindi ko nakikita sa kanya ang isang uri ng leader na magdadala sa mga Pilipino para magkaisa. Hindi unifying president ito si Sara Duterte. May pasabi-sabi pa siya noon kapag makatapos manalo o during election. Sabi niya, pagkatapos ng halalan, wala nang kulay politika. Eh pero ngayon, ano lumalabas sa kanya? Pamumulitika? Meron niyo, sa mga puntong ito, kung saan ang mga head ng departments ng ating gobyerno ay kinakailangan partikular sa Mayon Volcano Crisis, nasaan siya? Nandoon, naggagala. Nasa Brunei, nasa Singapore, dinadahilan para daw sa edukasyon. Mas inuuna mo pa yung pagpunta sa mga bansa na yun kaysa doon sa mga kababayan nating nangangailangan ng presensya ng Vice Presidente, partikular ng Secretary of Educations. Nung nag-situation briefing ang ating mahal na Pangulo, sino ang humarap sa Department of Educations? Wala, kasi wala ka doon. Yung director ng Region 5 ang nagsalita in behalf sa iyo, Sara Duterte. Di ka ba nahihiya nun? Inuuna mo pa yung pagpapasyal-pasyal sa ibang bansa? Pwede mo namang i-delegate kung totoo na para sa edukasyon ang ginagawa mo. Pwede mong i-delegate yan, ipasa mo sa mga mapagkakatiwalaan mong undersecretary dyan sa Department of Educations. Hindi kinakailangan ikaw mismo pumunta doon. Polisiya lang naman, kung ano man yung merong educational system sa ibang bansa, i-adapt natin, kung yun ang yung ninanais mo, pwedeng i-delegate yun. Sila ang pagkatiwalaan mo. Unahin mo ang kapwa mo Pilipino na nangangailangan sa oras ng kanilang pangangailangan. Pero ano ginawa mo? Pasyal ka ng pasyal. Tapos, kayo namang na mga DDS na anti-Marcos, puri pa ng puri dito sa Tambaloslos ninyo. Samantala si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya ay bumibisita sa iba't ibang bansa para palaguin ang ekonomiya ng ating bansa, panay-criticize kayo. Etong si Tambaloslos ninyo, para ba sa ekonomiya ng bansa ang ginagawa niya? Sabi niya para sa edukasyon, pero inuulit ko, order of priority dapat. Dapat pinapriority mo ang kapwa mo Pilipino. Yung pagpunta sa Brunei, pagpunta sa Singapore, ipagkatiwala mo sa undersecretary mo. Tuloy natin ang balita rito. Sabi pa rito, Duterte, who is also the education secretary, stated her position in April 20 letter. Ang tagal na mga to. Hindi natin alam ito. Ano? Kung hindi pa ito dinibulge nitong si Senator Amy Marcos. Kasi si Senator Amy Marcos ang nagsabi nito eh, na meron palang letter
itong si Duterte na tumututol sa pagpasok ng Afghan national. Ngayon, ganyan bang uri ng pangulo kung sakasakali man ang nanaisin ninyo? Napapalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, walang puso. Kahit sabihin natin hindi mga kababayan Pilipino yung mga involved, tao yan, nangangailangan ng tulong. Para saan pa nakilala tayong mga Pilipino sa pagiging hospitable? Tapos ipagkakait natin yung tulong pansamantala dito sa mga Afghan refugees. Refugees na ito. Nabubulol ako ah. Pinapakita mo lamang kung paano ka makasarili. Sara Duterte. Hindi yan ugali dapat ng isang leader. Dapat ang isang leader open-minded sa lahat ng pagkakataon. Binabalanse niya ang mga bagay-bagay. Katulad ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The U.S. request was disclosed last week by Senator Amy Marcos, Chair of the Senate Committee on Foreign Relations, who filed a resolution calling for the inquiry. Kahapon po nangyari yun. Ano? Duterte had raised vehement objection and opposition to the proposal in its entirety. Ganyan. Ganyan ang presidente na gusto nyo, mga DDS na anti-Marcos. Na walang puso. Isa lang ang masasabi ko niyan, walang puso yung ganyang bagay. Yung ganyang desisyon. Pagiging makasarili yan. Paano? Huwag naman sana mangyari sa atin ang bagay na yan. Huwag naman ha. Di ba masakit na kung sakaling tayo humingi ng refuge sa ibang bansa, pagkakaitan nila tayo? Ganun ang mararamdaman itong mga Afghan nationals na to. Hindi yan mga masasamang tao. Nile-label lamang sila ng mga katulad nila, mga katulad nito, mga kritiko na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang terorista. Kasi, mga racist. Oh. Sabi pa rito sa balita, he said she was concerned about the possibility that the students would be caught in a crossfire should local terrorists supporting the Taliban launch attacks against the Afghans brought into the country. Oh. Fear-mongering. Di ba? Malinaw na pananakot itong ginagawa nila. Partikular itong posisyon itong si Sara Duterte. Ngayon, Sara Duterte, kaya ka nababansag ng tambaloslos eh. Bakit hindi mo yan sinabi sa tatay mo noong 2021 at saka 2020, noong 2021, month of March, August and September. Ano? August. Sabi ng Malacañang, welcome ang Afghan refugees. Tapos, September 10, 2021, Afghan refugees now in the Philippines. Kaplastikan talaga ginagawa ninyo eh. Pag ayaw ninyo sa Pangulo, may paraan kayo para kumiriticize dito. Pag ayaw ninyo sa nakaupo, lahat na lamang ng mga impormasyon, ititwist ninyo para pumabor sa inyong mga naratibo. Pero, nung nakaraang administrasyon, ang linaw-linaw. Yan, merong pagtanggap. At talagang napunta dito ang mga Afghan refugees. Tinuligsan nyo ba ang Duterte administrations? Hindi. Pero ngayon, wala pa yung Afghan nationals dito. Kung makapagsalita kayo, akala ninyo nandito na yung mga Afghan nationals. Akala nyo yung mga Afghan nationals na yan, mga terorista na kagad. Isa lang ang konklusyon dito, mga tol, para sa akin. Opinyon ko ito. Ang ganitong uri ng leader, hindi dapat ito maging pangulo. Kapag ka naging pangulo si Duterte, itong si Sara, na ayon sa ating mga manunood at ayon na rin sa ating programa, ayon na sa akin, isang tambaluslos. Kasi siya naman ang nagsabi niya. Sinabihan niya yung isang tao ng tambaluslos, pero mukhang siya ang tambaluslos, kaya nababansagan tuloy siyang tambaluslos. Kapag ka ganito ang naging presidente natin sa hinaharap, wala tayong patutunguhan. Mananatili lang ang 6 na taon katulad nung nangyari nung nakaraang Duterte administrations. Puro bolalizing lang, puro pambobola lamang ang ginawa. Puro salita, puro daldal, wala namang gawa. Kaya babalikan ko yung sinabi ni Governor Gwen Garcia. Si Pangulong Bongbong Marcos, gawa muna
Bago salita. Eh, eto. Puro salita ang mga ito eh. Katulad nung nakaraang administrasyon, puro ngaw-ngaw, puro mura, puro salita. Bumuti ba ang buhay ng mga Pilipino nung nakaraang panahon? Kayo, kayong mga DDS na anti-Marcos, tanungin ko nga kayo, bumuti ba ang buhay ninyo sa pamumuno nitong si Duterte? Tapos na naisin ninyo ulit, panibagong tambaloslos ang mauupo. Bakit? Panibagong tambaloslos. Eh yung nangaagaw ng kapangyarihan noon, isang tambaloslos yun eh. Hindi ko alam kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang tambaloslos, pero itong anak niya na si Sara Duterte, eh sabi nyo nga, isang tambaloslos. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol, huwag tayong papayag ha, na magkaroon tayo ng Pangulo na isang tambaloslos muli. Hindi na dapat mauli yung pagkakamalit na yun. Dapat ang maging Pangulo, katulad po ni Pangulong Bongbong Marcos, merong sense of leadership, a unifying president at higit sa lahat, meron pong malasakit sa kanyang kapwa-tao. Maraming maraming salamat. Magsha-shoutout muna si Mama Dog at umaakit na siya sa akin. O, shoutout muna, Mama Dog, bago tayo pansamantalang magpaalam. O, yan o. Shoutout. Ang ingay-ingay eh. Hindi pa dapat ako matatapos eh.